Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our nightly study on the Book of Acts. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po muli ay makakapag-aral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng isipan na nakatuon lamang sa pakikinig at puso na susunod sa nais niyong ipagawa sa amin. Tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng pagkaunawa sa inyong mensahe. Tulungan niyo po kami, Panginoon ko, na gagawin at gagawin namin lahat ng nais niyo para sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. So, ngayon po, today po is our day 61 ng ating pag-aaral on the Book of Acts. And tonight, we will study on Acts 24 verses 1 to 21. Bago pala tayo pumunta doon, last night, pinag-aralan po natin ang Acts 23 verses 23 to 35. And Teacher Ital mentioned something about like the devil is working 24 hours to send situations to discourage us na magpatuloy sa ating lakad bilang Kristiyano, na magpatuloy sa ating paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita, ng kanyang gift of salvation sa mga tao. But then, if we will stay within the region where God wants us to be, within the area where God wants us to work and what God wants us to do, He will make sure that His grace will be sufficient enough to see us through. So, well, ulit po, puntahan natin ngayon ang ating topic, which is Acts 24 verses 1 to 21. Babasahin ko po ito from the Tagalog Contemporary Bible. Babasahin ko muna po ang verses 1 to 9. Makalipas ang limang araw, pumunta sa Caesarea si Ananias na punong pari. Kasama niya ang ilang pinuno ng mga Hudyo at ang abogadong si Tertullus. Humarap sila kay Gobernador Felix at sinabi nila sa kanya ang kanilang akusasyon laban kay Pablo. Pagkatawag kay Pablo, inumpisahan ni Tertullus ang pag-aakusa sa kanya. Sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador, dahil sa inyong magandang pamamalakad, naging mapayapa ang aming bansa at maraming pagbabagong naganap na nakabuti sa aming bansa. Kaya lubos ang pasasalamat namin sa inyo at hindi namin ito makakalimutan. Ngayon, hindi namin gustong maabala kayo, kaya nakikiusap po ako na kung maaari pakinggan ninyo ang maikli naming salaysay. Nakita namin na ang taong ito'y nakakaperwisyo. Nagdadala siya ng kaguluhan sa mga Hudyo sa buong mundo. At namumuno siya sa sekta na tinatawag na Nazareno. Kahit ang templo namin ay tinangka niyang dumisan, kaya hinuli namin siya. Hahatulan na sana namin siya ayon sa aming kautusan. Pero dumating ang commander na si Lysias at sapilitan niyang kinuha sa amin si Pablo. At sinabi niya na kung sino ang may akusasyon laban kay Pablo ay kinakailangan pumunta sa inyo. Kung iimbestigahan niyo ang taong ito, malalaman nyo ang lahat ng inaakusa namin sa kanya at sinang-ayunan din ng mga Hudyo ang lahat ng sinabi ni Tertullus. So from verses 2 to 9 po, Tertullus presented his accusations and all of his accusations are lies. In fact, wala po siyang maipakitang ebidensya kay Governor Felix na magpapatunay na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Sa halip, he undermined Paul's character. Sa halip na magbigay po siya ng ebidensya, ang ginawa po niya, siniraan po niya ang pagkatao ni Pablo. Ngayon po, basahin natin ang verses 10 to 13. Sinenyasan ng gobernador si Pablo na siya naman ang magsalita. Kaya nagsalita si Pablo,
Alam kong matagal na po kayong naging hukom sa bansang ito, kaya ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili. Sa inyong harapan, kung mag-iimbestiga kayo, malalaman ninyo na 12 araw pa lang ang nakalipas nang dumating ako sa Jerusalem para sumamba. Ang mga Hudyong ito'y hindi kailanman nakakita sa akin na nakikipagdiskusyon kahit kanino o kaya'y nanggulo sa templo o sa sambahan ng mga Hudyo o kahit saan sa Jerusalem. Hindi nga po nila mapapatunayan sa inyo na totoo ang kanilang akusasyon sa akin. So from verse 10 to 13, it is where Paul presented the weakness of the accusations towards him. Ngayon po, kung mababalikan po natin, based po sa ating binasa, hindi kinakitaan si Pablo ng galit or pagkainis or pagkayamot doon sa mga tao na nag-accuse po sa kanya or nagbintang sa kanya. Dahil nung siya po ay nagsalita, he spoke with all confidence, with all boldness. Subalit may kababaan ng loob. Hindi po niya siniraan, hindi po siya nagbigay ng pagganting pananalita kay Tertullus, ano po, or kahit sino man sa mga kasama ni Tertullus. Because nag-focus lang po siya kung ano yung dapat niyang bigyan diin. At yun po, that the accusations towards him were not true. Because he stood in the wisdom of God, and Paul did not coward himself towards this accusation. I think because he finds this as not as a threat, but as a blessing in disguise. Nung pong dinala si Pablo sa harapan ni Governor Felix, Paul saw this as an opportunity for him to present to Governor Felix his faith in Jesus. Para po ipaalam kay Governor Felix kung ano itong pananampalataya na meron siya. Actually, Paul himself mentioned in Romans 8:28, NLT version, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So, kagaya din po tayo, kapag po tayo ay naharap sa mga sitwasyon na tayo po'y napagbintangan, tayo po'y inakusahan ng mga bagay na hindi natin ginawa, or siniraan tayo, let us use this, let us grab this as an opportunity for us to be able to tell people who Jesus is through the way we will react. Let us not give the devil the satisfaction na makita po tayong desperado, na makita po tayong devastated, downhearted because of accusations based sa mga pagbibintang. Rather, let us use this opportunity so that people will know who Jesus is. Okay? Genesis 50:20 po ng New Living Translation, ang sabi, "You intend to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Likewise po, when the Lord allow difficult situations in our lives, when the Lord allow situations na ang ating pong pagkatao po ay nasasaling, ang ating sarili po ay, ang ating pong reputasyon ay nasisira, maaaring ito po ay inalang ng Panginoon to strengthen our faith, to smoothen our rough edges upang sa ganon mas lalong kakitaan tayo ng Christian characters. Ang mga sitwasyong mahirap i-handle kung minsan ay inaalam ng Lord so that we'll be able to experience His mercy, how He will be able to save us from these kinds of situations so that we ourselves will learn to be merciful also sa ibang tao. Ang tao po na talagang sumuko ng kanyang buhay kay Kristo ay hindi po kakikitaan ng takot kapag siya po ay nasa sitwasyon na naiipit po siya. Sapagkat ang kanya pong buhay ay hindi na ayon sa kanyang interes, kung hindi sa interes ng Panginoon. At yun ay ipaalam sa mundo
ang kanyang regalo na kaligtasan. So, ang taong nagsuko kay Kristo ay taong laging makakahanap ng pagkakataon to tell Jesus to people. As a matter of fact, difficult situation will always be a very good opportunity for us to witness the goodness of God, for us to witness how Jesus can save us in every kind of situation. Si Pablo po, hindi po siya kinakitaan ng pagka-nervyos, hindi po siya kinakitaan ng pagkatakot nung siya po ay humarap sa napakaraming tao. Why? Because he knows that this is a very good opportunity for him to declare who Jesus is. Ang sabi nga po ng Acts 20:24 ng NKJV, "But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God." So, no difficult situation could ever discourage a Christian who decided to really live his life for Jesus. Because every bad situation, every difficult situation is a blessing in disguise, because it is through this situation that we will have the opportunity to tell people who Jesus is. Amen. So, punta po tayo ngayon sa verses 14 to 21. Sa Tagalog ulit po ito. "Pero inaamin kong sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno sa pamamaraan na ayon sa mga taong ito ay maling sekta. Pero naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan ni Moises at sa lahat ng isinulat ng mga propeta. Ang pag-asa ko sa Diyos ay katulad din ng pag-asa nila na ang lahat ng tao, mabuti man o masama, ay muling bubuhayin. Kaya pinagsisikapan ko na laging maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at ng mga tao." Verse 17 po. "Pagkalipas ng ilang taon na wala po ako sa Jerusalem, bumalik ako roon para magdala ng tulong para sa aking mahihirap na kababayan at para maghandog sa templo. At nadatnan nila ako roon sa templo na naghahandog matapos kong gawin ang seremonya ng paglilinis. Kakaunti lang ang mga tao sa templo ng oras na iyon at walang kaguluhan. Pero may mga Hudyo roon na galing sa lalawigan ng Asya. Sila sana ang dapat humarap sa inyo kung talagang may akusasyon sila laban sa akin. At dahil wala sila rito, ang mga tao na lang na narito ang magsalita kung anong kasalanan ang nakita nila sa akin nang imbestigahan ako sa kanilang korte. Sapagkat wala akong ibang sinabi sa harapan nila kundi ito, inaakusahan ninyo ako ngayon dahil naniniwala ako na ang muling pagkabuhay, ako na muling bubuhayin ang mga patay." So mula sa verses 17 to 21, ito po yung muling pagpapaliwanag, yung karagdagang pagpapaliwanag po ni Pablo na wala po siyang ginawang masama at hindi po siya nag-cause ng pag-aalsa or ng anumang kaguluhan sa templo nung mga panahon na yun. Ngayon po, let us focus on verses 14 to 16. Balikan po natin ang verses 14 and 15. "Pero inaamin kong sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno sa pamamaraan na ayon sa mga taong ito ay maling sekta. Pero naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan ni Moises at sa lahat ng isinulat ng mga propeta. Ang pag-asa ko sa Diyos ay katulad din ng pag-asa nila na ang lahat ng tao, mabuti man o masama, ay muling bubuhayin." So dito po sa 14 and 15, Paul admitted to the crowd that he is a Christian. Yung pong sinasabi na maling sekta, sa ibang English translation, ang tawag nila ay cult, or sa ang iba ay sect of the Nazarene. Yun ang tawag po ni Tertullus. Ito po ay ang, this refers to the faith in Jesus. So, Paul admitted to everybody that he is a Christian. And that he made it clear that he did not abandon the
his faith in God, that is of the faith of his fathers as well. And he did not abandon the law, neither the scriptures that were written by the prophets. Ang ikinagalit po ng mga tao sa kanya is that because he's saying that salvation comes only from through Jesus. It is by faith, it is by grace, through faith in Jesus that we will be saved, not through good actions and not through good acts. Okay, hindi po sa sarili nating pamamaraan, kung hindi po sa pagtanggap natin kay Kristo bilang ating tagapagligtas. That is the faith that Paul has been telling people. At yun po ang sinasabi ni Tertullus na maling pananampalataya. So, when Paul defended his faith, he defended it according to 1 Peter 3:15-17. At babasahin ko po ito sa NLT. Ang sabi po, instead, you must worship Christ as Lord of your life. Ulitin ko, instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then, if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you have because you belong to Christ. Remember, it is better to suffer doing good if that is what God wants than to suffer for doing wrong. So, napakalinaw po dito na tayo po ay naatasan na ipagtanggol ang ating pananampalataya in all gentleness and respectful way so that people who will accuse us will see the difference of their accusation from what they see through our lives. And we are also encouraged to stand our faith in Christ because the Holy Spirit has already given us the boldness and the wisdom to speak for Jesus. Ang sabi po ng Acts 1:18, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be witnesses telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and in the ends of the earth. So, bago po natin basahin muli yung verse 16. Ulitin ko po, no, from verse 1 na ating pinag-usapan, that Paul, when he defended himself, he defended it with all humility, with all calmness, ano po, in due respect po sa lahat ng mga tao na naroroon. Ang pagdidepensa niya po ay hindi po kinakitaan ng pagkainis o pagkaasar sa mga tao na nag-akusa sa kanya. At ngayon po, ang verse 16 ang sabi, kaya pinagsisikapan ko na walang maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa mga tao. Kaya pala ganun na lang. That's how he conducted himself. Like, he conducted himself very respectfully sa kanyang mga, respectful sa mga taong kausap niya. Nagpakita po siya ng pagkagalang, nagpakita siya ng kahinahunan, nagpakita po siya ng pagpapakumbaba, sapagkat ang nais niya ay maging malinis siya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Paul conducted himself in the way that Jesus will be glorified. His actions speaks very loudly about Jesus. That is, his being a Christian is evident in his life. Ulitin ko po, ang sabi nga po ng 1 Peter 3:15, sabi, then, if people speaks against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Praise God. So, ang 1 Corinthians chapter 9:27, ang sabi po, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi
makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Dito po malinaw na sinasabi na ang isang Kristiyano po, upang ang isang Kristiyano ay kakitaan ng isang kaaya-ayong pag-uugali, ay dapat po nating disiplinahin ang ating mga sarili. At ang ating pong pagdidisiplina ng ating mga sarili ay maaari lamang magawa kung tayo po ay laging nanginginain ng salita ng Diyos at tayo po ay laging nakikipag-usap sa Diyos Ama through the Holy Spirit. Because Christian discipline is very important, and we will not be able to discipline ourselves without the grace of God. Diba sabi po that let us not conform to the patterns of this world but be transformed by the renewing of our mind. And the renewing of our mind can only happen if we always feed our mind with the Word of God. So, importante po sa isang Kristiyano upang tayo po ay kakitaan ng Christian character ay tayo po ay laging manginain ng salita ng Diyos. Colossians 4:5-6 ang sabi po, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. So, malinaw po dito, dapat alam natin kung paano tayo sumagot sa mga tanong ng mga tao. Because it is only through being able to answer their questions na sila rin po ay maliliwanagan. Subalit, hindi rin po natin ma-handle ang kanilang mga tanong effectively kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. So, in conclusion, meron po kasabihan, if you do not stand on something, you will fall for anything. If you do not stand on something, you will fall for anything. Kung wala kang paninindigan, madali ka pong matutumba. Tayo po as Christians, we are called to stand in our faith in Jesus. Na sa kahit ano pong mangyari, hindi po tayo bibitaw dito. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 16:13-14, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, do everything with love. We are all encouraged to stand on our faith in Jesus despite of accusations, despite of persecutions, despite ng mga pagbibintang nila. And we will handle them. Lahat po lang to, ihaharapin natin with love, with all humility, with all gentleness. Sapagkat sa pamamaraan pong ito, kakikitaan po tayo na tayo ay Kristiyano. Pakatandaan po natin, lahat po ng gagawin po natin ay gagawin natin ng may pag-ibig, ng with humility and gentleness. Ano po? So, dun po, nagtatapos ang ating pag-aaral on the book of Acts, chapter 24, verses 1 to 21. Let us pray po. Lord, sa amin pong pag-aaral ngayong gabing ito, maraming salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin kung paano po kami mamumuhay and how we will conduct ourselves in front of non-believers. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi namin madungisan ang iyong pangalan. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, through our lives, sa aming pananalita, sa aming mga actuations, makita ang kabutihan, ang kabanalan at ang kababaan ng loob ni Kristo. May our actions, Father God, minister to people. May our actions be a way for people to know more about you, King Jesus. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral on the book of Acts, chapter 23, verses 24 verses 1 to 21. Samahan niyo po ulit kami bukas sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Magandang gabi and God bless us all.